Mula enhanced community quarantine, maraming lugar ngayon sa Pilipinas ang ibinaba na ang level sa general community quarantine o GCQ. Sa ilalim ng GCQ, bagaman limitado pa rin ang galaw ng ating mga kababayan, maaari na muling magbukas ang ilang industriya. Batay sa rekomendasyon ng Department of Trade and Industry sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, ilan sa mga ito ang malls and commercial centers tulad ng mga hardware, clothing and accessories at non-leisure. Bubuksan na rin ang mga barbershop, salon, spa at iba pang personal care industries, ngunit dapat ay naroon pa rin ang strict health standards. Pwede na rin ang wholesale and retail trade at repair ng mga motor vehicle, construction, forestry at logging, publishing activities, motion picture, video and television program production, sound recording at music production, kasama rin ang advertising and market research, real estate activities maliban sa buying and selling, office administrative and other business activities, legal at accounting, insurance and architecture and engineering activities, scientific research at lahat ng mga government offices, balik operasyon na. Kinumusta ng TFC News ang ilang kababayan natin mula Sorsogon, Tacloban at Ilocos Sur hinggil sa kanilang masasabi ngayong ibinaba na sa GCQ ang kanilang lugar. Kahapon, na-lift na po ang enhanced community quarantine dito po sa probinsya ng Ilocos Sur. At ngayong araw na ito ay implementasyon naman po ng general community quarantine. Isa pa itong napakagandang balita dahil kinukonsider na po ang aming probinsya na low risk for COVID-19. However, kinakabahan din po dahil hindi po kami sigurado kung ano po yung magiging kakalabasan itong GCQ na ito sa amin. Since mag-open na po yung mga ibang establishmento at mas madami na din pong taong pwedeng lumabas, mas malaki din po yung chance ng pag-transmit po ng COVID-19. But we are still hoping for the best dahil nakikita po namin ang effort po ng mga opisyalis dito po sa probinsya ng Ilocos Sur in implementing quarantine measures para po sa makaligtasan ng nakakarami. My family and I are thankful that we managed to survive from this ECQ. We are blessed that God gave us healthy body and safe from this coronavirus. We folks of Leyte will still continue practicing social distancing and wearing face masks. Masaya kasi hindi na masyado mahigpit kumpara dati nung nasa ECQ pa. Ngayon na nasa GCQ, mas magagawa na namin yung mga dapat naming gawin ng mas convenient compare dati na nasa ECQ pa kami. Pero nandun pa rin yung takot at pangamba. Kasi alam naman namin na hindi porke GCQ na safe na sa coronavirus. Isa pa na pagbabago is dati kasi paglalabas ka, kailangan ka kumuha ng ECQ pass. Ngayon na nasa GCQ na, kahit wala kang pass, makakalabas ka. Basta ang edad mo is 21 years old hanggang 59 years old. At kung lalabas ka, dapat naka-face mask at may dala kang valid ID. So yun na lang yung requirements pag lalabas ka. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, lampas 8,000 katao na ang nagpositibo sa COVID-19. Nag-uulat, Jane Eduarte para sa TFC News.